Bago natin bisitahin ang bahay ni Pag-Ibig, may ipapakita lang muna ko sa inyo. Medyo natakot akong dumaan dito kasi napakatarik ng daan. Tapos sa gitna, may ilog. Di ko lang sure kung naapaw ang ilog dito at natatakpan ang daan pagbaha. Itong kalsadang ito ay kadugtong ng Insular Prison Road. Hindi ko lang sure kung ito ay Insular Prison Road din. Itong property na bibisitahin natin ay part ng Metro Manila sa may South Area. Ang property na bibisitahin natin ay malapit lang sa Daang Reyna, Daang Hari, Evia Mall, MCX, at saka yung Palazzo Verde. Itong mga jeep na ito at ang mga tricycle sa kaliwa ay malapit lang sa may rotonda sa may MCX area sa may tapat siya ng Evia Mall. Kasalukuyan tayong dumadaan sa Don T. Reyes Avenue. Dito sa may bandang kaliwa, meron kayong makikitang napakalaking simbahan. Ito ay Annunziata Parish Church. Yan. Napakalaki niya. Kung napapansin niyo yung kalsada dito ay napakalawak din at napakadaming puno. At ang isa pa sa napansin ko dito, napakadalang ng public transpo. So kung pupunta kayo dito, mas maganda na magdala kayo ng sarili ninyong mga sasakyan. Kamusta mga future kapitbahay? Samahan nyo kami na bisitahin ang isa sa mga foreclosed na bahay ni Pag-Ibig. Nandito ulit kami para sa isa na namang bagong episode ng Murang Bahay sa Camella Homes Ridgeview Phase 2. Kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago namin i-upload. Sa mga first time manonood ng aming vlog, kami po ay nag-feature ng mga foreclosed property ni Pag-Ibig. Kagaya ng lagi naming sinasabi, kami ay hindi ahente ni Pag-Ibig at hindi din kami konektado sa kahit anong kumpanya. Kagaya niya lang din kami na naghahanap ng mga foreclosed na bahay na pwede din namin i-bid. Sa panonood ng aming mga vlog, matutulungan namin kayo na maghanap ng mga foreclosed na bahay para naman makasali din kayo sa bidding. Ang napansin ko sa subdivision na ito, napakalalaki ng bahay. Tapos yung mga kalsada, malalaki din. Napansin ko rin na marami pa dito mga bakanting lupa na wala pa talagang nakatayong bahay.
hinahanap, ito nakita na rin natin sa wakas yung bahay na hinahanap natin. Itong property na ito ay unoccupied. Yan, walang nakatira sa property na yan. Ito yung mga magiging future kapitbahay ninyo kung sakali man na kayo ang manalo dito sa bidding. Kung mapapansin ninyo, yung property ay wala siyang sariling bakod. Yung bakod na nakikita ninyo na mga yero ay bakod yan ng kapitbahay. At dahil walang bakod yung bahay, pwedeng-pwede nating malapitan ng bahay. Itong harap ng bahay, pwede siyang maging parking lot. Kasyang-kasya dyan kahit SUV. Ang problema lang doon sa may bandang bukana, kailangan mong ipagpaalam na magpapasok ka ng sasakyan dito or may plano kang magpasok ng sasakyan. Napansin ko rin sa bahay na ito, yung mga bintana niya, basag-basag na yung salamin. Pero yung frame niya ay pwede pa rin niya. I-try natin ipasok, hindi lang kasya. Medyo may katigasan na yung mga bintana dito. Try natin dito sa kabila. Medyo may katigasan pa din. Try natin buksan. Yun, nabuksan. And kung mapapansin ninyo yung bahay ay wala pang kisame. Hindi rin siya naka-insulate. Tapos yung mga padera niya, hindi rin siya nakapalitada. Wala rin siyang pintura. Yung sahig din niya, wala pang tiles. Yan, ginawa na siyang tambaka ng mga kapitbahay ninyo. Yan, yung bubong mukhang okay pa. Siguro yung frame na lang ng mga yero, i-double check ninyo kung may mga nabubulok na. Tapos tingin ko ang ipapagawa nyo dito is yung sa tiles niya. Tapos palitada sa pader, pintura sa pader, mga pintuan, salamin ng mga bintana. Yan, syempre kung meron namang kisame sa loob, damay na rin itong sa labas. Pati yung alulod niya. Yan. Itong property na ito ay nasa Tranche SBP 199, Properties Under Public Auction, No Discount. Ang acceptance of bid offers nila is October 11 hanggang 15, 2021. Ang opening of bid offers nila is October 20, 2021. Ito ay nasa Tranche SBP 199, item number 290. Ang address niya ay sa Camella Homes, Ridgeview, Phase 2, Block 6, Lot 15, Barangay Tunasan, Muntinlupa, Metro Manila. Ito ay row house na mayroong lot area na 109 square meter at floor area na 25 square meter. Ang minimum bid price ito kay Pag-Ibig ay 866,980 pesos. Medyo may pinagtataka lang ako sa bahay na ito. Ang lot area niya ay 109 square meter. Siguro kung kayo ang mananalo dito sa bidding, maganda na ipasukat muna ninyo yung bahay bago kayo magpalagay ng bahag. Kung nagustuhan mo ang aming vlog, huwag mong kalimutan na i-click ang like button. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag mong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago namin i-upload. Hanggang sa muli mga future kapitbahay, paalam!